Good morning po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito po tayo ngayon sa harap ng Duplex Bungalow 3BR. So located po ang project na ito dito sa Barangay Sabanilla, Mexico, Pampanga. So this model unit ay meron po minimum lot area na 70 square meters at floor area na 40.5 square meters. Meron po itong 3 bedrooms, 1 toilet and bathroom at meron po siyang provision for carport. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko pong excited na sila, kaya wag na po natin patagalin. Let's begin! Duplex bungalow 3 bedroom. Kaya siya po bungalow, meaning wala po siyang second floor. And then duplex po siya kasi po makikita po natin there are two units connected with each other. Meron po silang common firewall na kagaya po nito. At ang kagandahan po sa Fiesta Communities, every time they open project na bago po nilang nilo-launch, nag-a-update at nag-a-upgrade po sila ng kanilang po mga design. As you notice, dun sa may mga familiar na po sa mga any Fiesta Communities project, ang laki na po ng difference ng kanilang mga design. Okay, let's talk about the facade. Ang ganda po ng combination. Meron po siyang white, brown, yellow na color accent. Ang ganda po ng kanyang combination po ng color, nakadadagdag po ng aesthetics to the overall facade of this unit. Ideal po ito para sa mga naghahanap ng project na malapit po sa expressway, sa SM Pampanga. At the same time, meron pong elder na kasama kasi wala na po siyang second floor. Hindi na po kailangang umakyat. At kung kayo po ay gusto nyo yung minimalist, yung hindi nyo na po kailangan masyadong linisin yung bahay, perfect po ang ganitong klaseng unit. So, since this is a 70 square meters na minimum lot area unit, meron po siyang provision for carport. Yan po, makikita po natin kung saan yung kanyang property line. So ito pong fence na to kasama po sa turnover, hanggang dito po yung kanyang property line. Meron siyang estimated, pagdating dito sa pinaka-frontage po niya, meron siyang estimated na 1.5 meter setback na kung saan yung available space, pwede kayong mag-setup ng basic landscaping na nakadadagdag din po ng kagandahan to the overall facade of the unit. And of course, kapag na-turnover po sa inyo yung unit, pwede ho kayo magpalagay po ng additional fence at saka magpalagay po ng gate base po sa inyong design preference. And then, makikita din po natin na yung mga window na ginamit are steel casement. Pagkatapos, ang gusto ko dito, yung kanyang canopy. So yung kanya pong canopy, hindi lang po siya nakatapat dun sa ibaba po ng steel casement window. Hanggang dito rin po siya, nagkaroon po siya ng additional design po dito. Dinaretso po nila dito sa side hanggang dito sa pinakapintuan. Alam naman po natin na ang kagandahan and the advantage of having a canopy, kapag umulan po, hindi po papasok po yung tubig ulan sa loob po ng bahay. And then, yung ating pintuan, steel door po yan, elevated yung ating doorstep. Yung nakikita po nating stone pathway po dito ay hindi po kasama sa turnover. So, bago tayo pumasok sa loob, check muna po natin yung gilid. So this is the side of the model unit. As you can see, meron siyang estimated na 1.3 meter setback space where you can use this or extend this part of the house as a dirty kitchen service area. Meron din po tayong steel casement window dito sa extension. Dito sa gilid po ng bahay na to. And then, ito po, makikita rin po natin, this is the dirty kitchen na mamaya pagpasok po natin, ipapakita po natin ito. Naka-separate po siya. Meron po siyang turnover na steel gate. Okay, balik po tayo sa harap. So now na napag-usapan na po natin yung exterior details of the unit, now let's go inside para naman po ma-appreciate po natin yung interior details na ino-offer ng Couple Bungalow 3BR. Tara po!
So ngayon, nandito na po tayo sa loob ng unit na ito. Ang napansin ko po dito, open concept space po siya. Tandaan po natin, kapag open concept space, meaning walang masyadong partition. Kaya kita nyo na po lahat ng every detail and angle of the interior space. At saka ideal po siya, lalo na kung maliit lang po ang espasyo. Now, pag-usapan po natin, ito na po yung ating formal living area. As you can see, napaka minimalist design. Alam naman po natin kapag minimalist, mas ano po yan eh, mas magandang tignan eh. Kasi alam naman po natin na pag gusto natin, pag uwi po natin ng bahay, presko, relax tayo, nandun yung comfort kasi pagod tayo, galing trabaho. Kaya maganda po yung walang masyadong gamit. As you can see, we have a one-seater sofa here and another three-seater sofa. Tapos, of course, di po mawawala yung center table. Importante po yan sa living area. And then, on this wall, kitang-kita po natin, nag-setup po sila ng TV console. Common na po yung mga ganitong klaseng TV console. Well, hanap po kayo ng mga someone na may creative ideas pagdating sa pagkikreate po ng TV console. And lahat, by the way, lahat po naman nakikita nating furnitures and any appliances that we can see in the, inside this unit are just sample interior design. Kasi model house po ito. So this is called the dressed up model unit para sa mga bago nating nanonood. If this is your first time, para malaman po natin na ito po yung mga model unit na binibisita ng mga client na gusto pong makita kung ano yung mga in-offer na model unit ng isang project. And then, ito po mga nakikita nating drop lights, hindi po kasama ito sa turnover. And as we proceed in this area, this will be your formal dining area. So, dito po, this is a four-seater dining table. Ang suggestion ko dito, usually, usong-uso naman po yung vertical wood slat. Yung ano po, yung kahoy po na may konting siwang po. At ano po yun, nakakadagdag po siya ng elegance dun sa interior design. At the same time, partition na rin. Para po hindi masyadong obvious, may bisita ka dito, may kumakain. So, yun lamang po. And now, let's proceed dito sa ating bedroom number one. Tandaan po natin, we have three bedrooms here. And then, let's check this bedroom number one. Umpisan po natin pagdating sa door jamb. Yan po, steel door jamb po yung kanilang ginamit. At yung kanilang pong pintuan. So, ano po, this is a wood laminated door. Meron po siyang wooden texture po. At saka, meron siyang horizontal and vertical linings. Ayan, may design po. Tapos, pure white po yung kanyang pintura. And as we enter, yung kanilang ginamit na bed frame, is a single size bed frame. Below the bed frame, meron ka pang mga estimated 13 inches na available space. And you have still, sa side naman po, may git 1 meter space na kasya po yung cabinet. Kagaya po neto. Yung height, floor to ceiling, same lang naman po siya dito sa ating living area. Mga nasa 8 feet po yung kanyang standard height. Meron po tayong bintana po dito, which is also a steel casement window. Connected po yan sa ating pinaka dirty kitchen or the main kitchen. Ayan. So, ang ideal po pag mga ganitong kalit na space, pwede po kayo mag-attach ng wall cabinet dito po. Para at least, magamit nyo po yung upper part of the bedroom. Okay. And then, proceed naman po tayo dun sa another two remaining bedrooms. And then, pansinin po natin yung ating mga flooring po dito. These are ceramic floor tiles yung mga ginamit po. And now, let's check the bedroom number 2. So, as we enter the bedroom number 2, so, yung ginamit po dito, single size bed frame din. And then, you still have mga na siguro estimated 1.5 meter setback space dito sa gilid. Dito, wala na siyang masyadong space. I think, mga nasa 4 inches na lang po yung kasya po dito. So, sagad na po siya. And then, ayan po. Same din po ng height, 8 feet. As you notice, naglagay po sila dito ng sample interior design, sample attached shelves. Ayan, mga nasa 4 compartment po siya. Tapos, we have switch here. Then, 2 electrical socket dito, near the door. Ayan. Yung turnover po pala ng ating mga interior wall are white finish. Hindi po siya brown, hindi po siya blue. So, pag na-turnover po sa inyo, expect na white po yung turnover. So, same lang po ng mga ginamit na features pagdating sa pintuan and steel door jamb. And as you can see, kasyang-kasya pa po yung cabinet po dito. Siguro kahit double size bed, kasya pa dito. Pwede rin naman po kayo gumamit po ng double deck here. So, nakita na po natin yung bedroom number 1, bedroom number 2,
And then let's check the bedroom number 3. This is the final bedroom. So dito sa bedroom number 3, pagpasok po natin, ang ginamit po na bed frame is a double size bed frame. Sinagad na po nila dito, although may enough space pa, siguro mga 4 inches pa na space dito sa gilid, pero halos sagad na rin. Then dito naman po, meron ka pang siguro mga nasa 17 inches na available space dito sa side. So meron siyang electrical socket dito. And then let's check if they have also electrical socket here. Siguro somewhere sa side na natakpan po ng bed frame. Anyway, yung ating height floor to ceiling, 8 feet pa rin. Dalawa yung bintana po natin, isa sa harap, isa dito sa gilid. Ang kagandahan po niya, it will give natural lighting. Naka-grills na po yung ating mga steel casement. So ito po yung third bedroom natin, ito yung sa harap, connected dito sa ating pinakapasad. Ayan, and now let's check the toilet and bathroom. So one toilet and bathroom yung ino-offer po nila dito. So pagpasok natin sa toilet and bathroom, ang gamit po nila is a PVC flush door. Pero yung kanila pong door jamb, steel door jamb na po siya. They have a turnover of a wall mount lavatory. We have a water closet here. At saka shower dito and a faucet. Tapos, steel casement na rin po yung kanilang window which serves as an air vents. Tapos, halfway din po yung tiles pagdating sa bath area at saka sa toilet. Meron po siyang drain po dito. And let's check if they have also drain here. Check natin. So, wala po siya. So, kung man magpunta yung tubig dito, ano nyo lang po, brush nyo lang po siya papunta dito sa shower area. Tapos, yung ginamit na tiles, pagdating dito naman po sa shower area, matte finish po siya na laminated tiles na meron pong horizontal na concrete lining. Ayan. Then, dito naman po, medyo may pagka-semi-glossy po siya na laminated tiles. So, it gives accent. So, dito po, naka-plastering na po siya, cement plastering. Hindi po kasama po itong curtain rod which serves as the partition. Pero, pwede na po naman kayo magpalagay ng sarili niyo po. Hindi rin po kasama yung ating shelves at saka yung ating mirror. So, nakita na po natin yung ating toilet and bathroom. Now, let's check the dirty kitchen. So, yung gamit po nila, wood flush door. Steel door jamb po yung kanilang ginamit. By the way, mayroon tayong available dito ng mga tatlong switches dito sa mismong toilet and bathroom. So, pasok tayo sa dirty kitchen. And now, nandito naman po tayo ngayon sa kanila pong dirty kitchen, which also serves as the main kitchen. Ang sarap po natin. Ang una ko napansin po dito, yung kanya pong flooring, kung doon po naka-ceramic floor tiles, dito po, ano po siya, wala po siyang tiles na ginamit. And then, although ano naman po siya, naka-plastering naman po. Tapos, yung ating ginamit, dito po sa kitchen countertop, ang napansin ko, ang haba po niya dito, siguro mga nasa almost 1 meter. Ano ko lang po yan, empirical measurement. And then, siguro mga nasa 5 feet, I guess, or 4 feet. Mga ganun po yung haba po niya. Anyway, meron po siyang test na naka-install sa ating countertop. Tapos, meron po tayong single stainless steel sink with faucet. Let's check if there is a socket here. Possible may socket po dito kung saan nakaabang po yung ating refrigerator. Meron po tayong below cabinet. So, dalawa po yan, mga below cabinet po. And then, meron tayong space for stove, oven. Check po natin if there is electrical socket. Meron po siya, 2 electrical socket po dito. Hindi po kasama po yung mga shelves here. So, kapag na-turn over po sa inyo, pwede po kayo magpalagay. Ayan. Tapos, may mga, ano po tayo dyan, steel gate. Which serves as a, ano po yan, protection for, or access door dito sa ating dirty kitchen. Okay. Yung height naman, floor to ceiling, mga nasa 8 feet. Same level lang po siya. Balik naman po tayo sa interior space. So, ngayon na napag-usapan na po natin yung every detail of this model unit. Pag-usapan naman po natin yung advantage ng location po natin. Alam naman po natin sa mga taga-Pampanga po dyan, specifically sa mga taga-Mexico and San Fernando, na itong project na to is malapit lang po tayo sa SM Pampanga at saka NLEX Angeles San Fernando exit. And then malapit din po tayo sa mga establishment kagaya po ng banks, kagaya po ng fast food area. So malapit po tayo sa lahat.
That's why maganda po mag-invest po dito. At the same time, kung gusto niyo pong malaman yung price and computation of this model unit, naka-indicate po dun sa ating description box. Kung gusto niyo naman pong mag-visit dito sa project na ito, we also have our Viber, WhatsApp, email, at saka yung aming mga mobile numbers provided na po sa ating mga description box para mag-message niyo po kami. And kung meron po kami mga details na hindi nabanggit sa video na ito, please don't hesitate to comment on the comment section para po masugot po natin. So yun lamang po, this is John Kevin Paunel. If hindi ka pa nakasubscribe at matagal ka nang nanonood ng ating mga videos, please click that subscribe button and hit that notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod naming videos. So yun lamang po, maraming salamat and God bless!